Magsitayo po ang lahat. Purihin ng Panginoon, humawit ng kagalakan, tara at ang kakayaay ang bira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kakayahan nila. Hipanin ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Malabirhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lakas ka na walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay yung pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagabuloy hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Hudiya. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito.
kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumamang kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko ang Diyos papurihan. Pupurihin siya at aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos, na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon umaasang lubos, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Bagong utos ni Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit dito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak na inyong amang nasa langit sapagkat pinagsisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano?
At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gayun din sa lahat ng nanonood sa atin sa TV Maria, YouTube, Twitter at Facebook Live. Madalas naririnig natin na manang mana yan sa tatay niya. Manang mana ka sa lola mo. Manang mana ka sa nanay mo. Parehas kayo ng tatay mo. Katulad ka ng lolo mo. Talagang anak ka ng tatay mo. Talagang nanay mo nga siya. Talagang nanay mo nga si Selly. Talagang tatay mo nga si Tonyo. Manang mana ka talaga sa ama mong si Jimmy. Parehas lang kayo. Tinawag tayo ngayon sa pagninilay natin ngayong umaga upang maging katulad ng ama. Magmana tayo sa ama. Kung papanong si Jesus ay mana sa ama sa langit, tayo rin, ano sabi, ay mga anak ng Diyos. Dapat maging katulad ng Diyos, katulad ng ama. At paano tayo nagiging katulad ng ama? Narinig natin ang Ebanghelyo, ang pagpapatawad, ang paggawa ng mabuti maging sa mga taong pinakitaan tayo ng hindi maganda. Magmana tayo sa Diyos, maging tulad tayo ng Diyos. Magmana ka sa Panginoong Jesus Nazareno, ang ating kapatid sa ngalan ng Ama sa Langit. Kaya sa umagang ito, tayo'y tinawag niya na maging katulad ng Ama. Tinawag niya tayo para wag tayong gaganti sa mga taong pangit ang ginagawa o pinakita sa atin. At hindi madali yan, pero yan ang hamon sa atin na wag maging katulad tayo ng mga taong pangit ang ipinakita sa atin. Sapagkat pag ginaya natin, naghiganti tayo, sinuklian natin ang hindi tama, ang mga taong gumagawa sa atin ang hindi rin tama, wala na tayong pinagkaiba sa kanila, parehas na natin sila. Ngunit ayaw ni Jesus na maging parehas tayo sa mga gumagawa sa atin na masama. Nais niya maging parehas tayo ng Ama, kaya maging anak tayo ng Ama, maging tagapagmana ng Ama, maging ganap tulad ng Ama. Ang kapatawaran. Matampuhin ka ba? Madali ka ba masaktan? May pusong mamon ka ba? Ano ang pagkatao mo? Madali ka bang mainis? Madali ka bang magtampo? Madali ka bang magtanim ng hinanakit? Pag ganiyan ka, ano nangyayari sa pagkatao mo? Pag ikaw ay matampuhin, ano ibig sabihin? Madali kang masaktan. At pag nasasaktan ka, ano nangyayari? May mga taong pag nasaktan, umiiwas. May mga taong pag nasaktan, gumaganti. Nasasaktan ka ba? Kung titignan natin yon, hindi lang naman tayo nasasaktan. Tayo rin kung minsan ay nakasasakit. Tayo rin ay nagdudulot kung minsan ang hinanakit. Kung tayo rin ay naghihinanakit. Kung ano'y nararanasan natin ay nararanasan din ng kapwa natin. Tinatawag tayo ng Diyos na huwag tayong kahit na nasasaktan, kahit na may hinanakit, huwag na huwag kang gaganti. Huwag mong gagantihan ang mga taong pangit ang ginawa sa iyo. Madaling sabihin, sabi ng iba, pero kung minsan, ano ang katotohanan? Ang hirap makipagkapwa
sa taong gumagawa sa iyo ng kawalang-yaan. Napakahirap humarap sa mga taong nagtataksil at nagtatraidor sa iyo. Masasaktan at masasaktan ka. Ngunit tayo tinawag na maging katulad ng Diyos, tulad ni Jesus Nazareno. Dala-dala ni Jesus ang kanyang ama. Tayo rin dala-dala natin ang ama. Dala tayo rin ng ama. Magkukumunyon tayo, dadalhin natin si Kristo. At dala-dala natin si Kristo, magiging katulad tayo ni Kristo. Hindi tayo gagawa dapat ng masama sa gumawa sa atin ng masama. Kahit nahihirapan tayo, yung unang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga Korinto, pinuri niya ang mga taga-Macedonia na kahit nahihirapan, kahit walang wala, ano ginawa? Nagbigay pa rin ng kagandahang loob. Ang pagbibigay ay hindi lang naman material. Napakadaling magbigay ng candy. Napakadaling magbigay ng donasyon. Napakadaling magbigay ng sobre. Napakadaling tumulong sa pamagitan ng bigas at sardinas. Pero ang magpatawad, ang siyang hinihingi, ibigay natin sa mga nagkamali sa atin. Napakahirap ibigin ang kaaway, pero ang hinihingi sa atin, ibigin. Ano ba ang ibigin? Romantic love? Ibigin. Ano ba ibig sabihin nun? Naisin mong gumanti ng kabutihan sa kabila ng pangit ang ginawa sa'yo. Kaya ang ibigin ng kapwa, naisin mong gumawa ng mabuti. Naisin mong ipakita ang mabuti. Naisin mong higitan ang kanyang kasamaan sa pamagitan ng iyong kabutihan. Ito ang hamon sa atin ngayong araw na ito. Ang ibigin ng kapwa ay naisin. Naisin natin na sumukli ng mabuti kahit binabastos na tayo. Naisin natin magpakumbaba kahit inaapakan na tayo. Naisin natin na maging katulad ng Diyos. Mapagpatawad, mapagmahal. Maunawain, kahit kung minsan ang hirap na nating maunawaan, pero ninanais ng Diyos. Alam nyo, kung gumaganti ang Diyos sa atin, sa kasalanan natin, sa palagay nyo, buhay pa tayo ngayon? Hindi na. Ako, maraming kasalanan. Ikaw, ang dami mo rin pagkakamali sa kaniya. Kung gaganti ang Diyos, at kung ang Diyos ay mapaghiganti, kung ang Diyos ay mabaksik, wala na tayo. Pero ang Diyos, pag-ibig. Ang Diyos ay pagpapatawad. Kaya paulit-ulit man tayo magkasala, ano ginagawa ng Diyos? Ninanais niya, iniibig niya, ninanais niyang maramdaman natin ang kanyang pagpapatawad. Kaya tayo naririto ngayon, tumatanggap ng kanyang pag-ibig dahil iniibig at ninanais niya. Nagawan pa rin tayo ng mabuti kahit paulit-ulit tayong nagkakasala sa kanya. At ito ang hamon sa atin sa umagang ito. Ang naisin nating gumanti ng mabuti sa gumagawa sa atin ng masama. Maging tulad ka ng Diyos. Maging wangis ka talaga ng Diyos. Maging ganap ka tulad ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayong makasunod sa halimbawa ni Jesus na naguutos sa atin na ibigin natin ang ating mga kaaway.
ang itutugon natin, Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan, naway, magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway, mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit, manalangin tayo. Ama, ipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway, muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo, manalangin tayo. Ama, matipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, naway, makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkakaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagdurusa ni Kristo, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pumanaw, naway, makihati sa kapayapaan at kaligtasan ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Tumahimik po tayo sumandali, time-time nating ilapit sa Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan at mga pasasalamat. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo ang lahat ng hinanakit sa aming mga puso at basbasan mo ang lahat ng aming pagsusumikap na mahalin ang aming kapwa. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang
sa mga inuukol mo sa aming kapakanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ika'y aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mo siyang iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu, ngayon banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun hindi naman na matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin
ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig ng Panginoong Jesucristo naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigay ang kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tanggapin natin.
ay niyang biyaya. Dugo ni Kristo sa krus ay umagos mula sa sugat niya't tagilirang inulos. Dugong nagugas sa salang nagawa ng taong naglilusa katapatang sumpa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Announcement. Sa June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo, at ang ating Piyesta Mas ay sa ganap na ika-12 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian Jose Cardinal Advincula Didi, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organisasyon, its diin, mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang mula sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na San Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig na iyong pakikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakil at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala na mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iyo'y walhati na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.